Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa iyo at sa mga taong masipag na nagtatrabaho sa likod ng Dear M.O.R. Popoy, ako nga pala si Hannah, 28 years old na taga Pateros. Isa akong call center agent na mas madalas na nasisinaga ng ilaw ng poste sa kalsada kesa nasisinaga ng sikat ng araw. Matagal-tagal na ako sa ganitong trabaho at hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagsasawa sa akong ginagawa. Hindi ko alam pero ibang tuwa ang nadadala sa akin kapag may nakakausap akong iba't ibang tao sa malalayong dako ng mundo. Popoy, isa akong NBSB or no boyfriend since birth. Hindi naman sa pihikan ako pagdating sa mga taong makakarelasyon ko. Sadya lang talagang hindi ko naging priority ang magkaroon ng boyfriend. Inuna ko kasi talaga ang pag-aaral noon at mas inasikaso ang pagkakaroon ng trabaho pagkatapos ko makagraduate ng college. Priority ko talaga ang magkaroon ng stable na buhay bago ko marating ang edad na 25 years old. So heto ako ngayon, career woman pero pokya sa love life. Popoy, to be clear, gusto ko ng magka-boyfriend as in ready na talaga ako. Pero parang ang dating kasi ay nai-intimidate sila sa akin. Hindi rin siguro nakatulong na kung kailan tulog na ang lahat ay ako naman ay gising na gising para maghanap buhay. Popoy, kung meron mang muntik nang makapasok sa buhay ko, siya na siguro si Enzo. Si Enzo, yung matatawag mo namang NGSB o yung no girlfriend since birth. Actually, Popoy, may itsura naman itong si Enzo. As in, guwapo talaga. Ang problema lang, mas importante pa sa kanya ang collection niya ng miniature planes and cars na halos wala na rin siyang pakialam kung magkaroon man siya ng jowa o hindi. Super close kami ni Enzo, Popoy. Ako lang kasi yung babae na kayang itolerate ang mga hobbies, yung mga hilig at ugali niya. Never nga kaming nagka-jowa pareho. Naging mag-best of friends naman kami. Alam mo, Popoy, kahit lumipas ang mga taon, kahit pareho kaming nahihirapan sa trabaho, ay nagagawan pa rin ng paraan ni Enzo na magkita kami kahit ang simula ng trabaho ko ay alas 12 pa ng madaling araw. Nagkataon kasi na malapit sa pinagtatrabahuhan kong call center ang condo naman ni Enzo. Na-mention ko bang rich kid itong si Enzo? Oo, yayamanin ang kuya mo, Popoy. Minsan nga ay kahit alas 3 pa ng madaling araw, ang una kong break ay nagagawa pa rin niya akong mapuntahan. Mahirap man at kahit napupuyat siya ay tuloy pa rin siya sa pagbisita sa akin tuwing break ko. Kung hindi lang siguro ako sa call center, nagtatrabaho ay matagal ko nang nasabi na hindi na ako NBSB. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, may point talaga sa panahon na yon na mukhang magkakaroon na ng something ang pagkakaibigan namin ni Enzo. Naramdaman ko kasi yung biglang pagiging sweet niya sa akin. Mas lumalas yung mga pagtatanong niya kung kumusta na nga ba ako. Popoy, hindi ako OA ha, pero talagang genuinely ay na-feel ko na nauhulog na ang loob ko para kay Enzo at nauhulog na rin naman ang loob niya para sa akin. Kumbaga sa kasal ay kulang na lang ay yung pagtatanong niya. Anytime ay ready na akong sagutin si Enzo. Susuko na ang bandera Maria, ika nila. Nagdaan pa ang mga taon ay mas tumibay ang pagsasamahan namin ni Enzo. To be clear, wala pa rin kaming label na dalawa. Okay, sigurong pinatawag ko na siyang mine at ang tawag niya naman sa akin ay be. Masaya na ako doon, Popoy. Hindi na namin kailangan pa ng label. Okay na akong meron na akong mine.
At tulad nga ng ibang kwento, ay dumating na ang araw na susubok sa aming dalawa ni Enzo. Popoy, need ni Enzo na lumipad papuntang California para samahan ang kanyang mommy na doon na nga nakabase. Nangako ako kay Enzo na oras-oras ay kukumustahin ko siya. Mas humirap ang sitwasyon naming dalawa kasi 15 hours ang pagitan namin. We tried to make it work. Willing akong mag-effort para kay Enzo. Sabi naman niya sa akin ay babalik din siya sa Manila after a year. Kailangan niya lang daw talagang samahan ang mommy niya sa California. Siyempre, willing to wait ang ate mo. Lumipas nga ang isang taon at nagbalik na si Enzo. Sobrang saya ko, Popoy. Bumalik na ang taong nagpapatibok na nga ng puso ko. Nag-leave ako sa opisina noong araw ng pagbalik niya. Sinorpresa ko pa nga kasi inabangan ko sa airport si Enzo. Hindi ko in-expect ang susunod na nangyari. Dumating na nga ang Enzo at hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Amerikanang girlfriend niya. Shocked ang lola mo. I'm like, huyok ang ate mong girl ka. Ready na akong manabunot sa taong nakakapit kay Enzo. Siyempre, hindi na tayo papatalo. Kinausap ko kaagad si Enzo, Popoy. Tinanong ko siya agad-agad kung ano ang ibig sabihin noon. At ang walang niyang yun, ang sabi ba naman sa akin ay, wait, wala namang tayo ah. Hannah, you are my best friend. Popoy, gusto ko na lang lamunin ang lupa ng oras na yun. Kaya naman pala, be, ang tawag sa akin ni Enzo, eh, short pala yun for best friend daw pala. Popoy, ginawa ko lang tanga ang sarili ko. Lahat ng pa-cute ni Enzo at pagiging malambing ay normal lang daw kasi magkaibigan kami. Tropa nga daw kami. Ay, Popoy, paasa ang kuya mong Enzo. Hindi ko alam kung matatawa ka o maawa ka sa kwento ko. Pero gusto ko lang malaman kung sino ba ang mali sa aming dalawa ni Enzo. Ako ba na umaasa na kami na kahit walang label o siya na paasa na tinadtad ako ng kaswitan? Pero wala pala. Maraming salamat, Popoy, kung sakaling mapipili mo ang kwento kong ito. Hanggang dito na lang muna. Lubos na gumagalang, Hannah. Pasensya na mga kapamilya, ha? Medyo, sino bang gusto ng hopya dyan? Kumakain ako ng hopya eh, nagmimeryendo ako eh. Doon lang ha, yung mga hopya dyan. Hindi, wala ako talaga akong kinakain mga kapamilya. So paano? Oo, hopya ka Ate Hannah. Ayan, taas ang kamay at magparamdam silang mga naging hopya na rin dati. Oo, yung mga hoping masyado, mga asyumera, mga asyumera. Ayan, pero nung una ha, in fairness kay Hannah. 'Di ba? Eh gusto niyang makita muna na successful siya, 'di ba? Ayan, pero ayan na nga. Oh, naging successful naman kahit papaano, 'di ba? Ang kanyang career. Oh, dahil gusto niya, sabi niya, eh settled na siya by the age of 25. Ayan, tapos ngayon, oh, sumulat sa atin si Ate Hannah, eh minsan talaga 'yung mga plano natin eh, no? Oh, ang mga plano natin ay hindi talaga 'yun. Ang mga natutuloy. Oo, eh kaya ho kaway-kaway sa mga no boyfriend since birth dyan at syempre sa mga no girlfriend since birth din. Ayan, pero bakit nga ho kaya ganun? Magka-chat kami nung kasamahan ko dito sa ating online streaming, ano, si Sir Makoy. Sabi niya, talagang mga tigasin din yung mga lalaki, no? Oh, na ayaw daw, sabi niya, kasi simple lang naman yung tanong natin eh, NBSB ka ba o NGSB? Diba, no girlfriend since birth or no boyfriend since birth. Parang yung iba mga kababaihan, mas madaling umamin na no boyfriend since birth ako. Yan. Pero ang mga kalalakihan, parang ilan-ilan daw. O parang ilan-ilan lang yung gustong umamin. Sabi ko, mga ayaw lang umamin.
Kasi nga medyo nakaka-hurt ng pride, ng ego ng mga lalaki. Alam niyo naman ho kami. Alam niyo naman kami pag sinabi no girlfriend since birth, parang ha? Hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Ah, sa bagay. Oo, kasi nga. Oh, ayan oh. Oh. Ano kayang dahilan? Di ayan, ito salamin ho. Oh, kasi yung ugali mo ganyan. O kaya naman, lagi ka nakabusangot, di ka marunong dumiskarte, ganyan. Diba? Kasi mas sina-expect sa aming mga kalalakihan, yung kami ang lalapit sa mga kababaihan, sa mga ligawan, lalo na dito sa atin, sa Philippine setting. Oo, sa Pilipinas, ikaw manliligaw. Kapag ka babayan ng ligaw, medyo kaiba yan. Pero nangyayari yan. Pero alam nyo, ibilang nyo na ho ako. Kaya na, ibilang nyo na po ako doon sa mga no girlfriend since birth. Oo, kasi hindi ho talaga ano eh no, hindi talaga ako nagkaroon ng ano tawag mo diyan ng girlfriend. Oo, dahil gusto nila manliligaw pa lang ako. Aba tinatanong na ako, kailan mo ba ako pakakasalan? Nya. Teka lang naman. Ate, gusto pa kitang kilalanin. Oh, hindi pa kita kayang pakainin. Kasalagad. Sabi ko, teka lang. Kahit naman ganito to, medyo kahit ganito na may itsura ko, hindi naman ako kaladkarin. Oo, kaya wala ako naging girlfriend. Ang alok agad. Oo, kailan mo ako papakilala sa ano mo? Hindi ko pa nga alam ang middle name mo, te. Ganyan nga sinasabi ko. Alam mo, hindi ko pa alam middle name mo eh. Pwede bang ano, kilalani muna kita, yung mga magulang mo? Ha? Kaya nakapagyabang na naman ng konti si Popoy sa part na yon, ha? Oo, wala. Oo, kaya napabilang ako dyan. Gusto agad, asawa agad. Teka lang naman. Hindi ako prepared. I just want to get to know you better. Talaga? Baka, aray ko. May sumampal. Galing na sumampal ah. Ang lakas nun ah. Takot ah, comedian ka na, Popoy ah. Oo, may nananap. Aray ko. Diba? Kayo magulo dyan. O sige. Komedyante ha, palibasa lalaki ha. Ayan, sabi ni Jennifer Enzo, ayan, nagmahal, umasa na friendzone. Yun ang nangyari. Nakakatuwa naman, cute naman kahit papaano itong story natin. Hindi naman na nagmukhang kaawa-awa dahil bata pa rin naman itong si Ate Hana. Ano ba? 27 years old. Diba? Very young pa rin. Kumbaga ay mataas pa ang value niyan sa market. Oh, tapos merong career woman ka pa, ganyan, maganda ka rin naman, may itsurahan, di ba? Oh, at yun lang ano, yung sinasabi natin, huwag tayo masyadong assume. Di ba? At sa mga kalalakihan, di ba, merong kasing ano eh, oh, dapat alam din natin, alam nyo dati inilalaban ko to ha, para sa mga kalalakihan na katulad ko. Dati inilalaban ko na huwag tayo masyadong sweet because I too is and still a victim. natural na pagiging sweet, 'di ba? Natural na pagiging caring. Ayan na, hindi naman kidding aside, wala akong halong biro. Ay, pero na-misinterpret kasi ano, yung ating gestures, 'di ba? Yung sweet nothings natin ng ilan sa ating mga kaibigan, lalo na coming from the opposite sex. 'Di ba? Kaya medyo dahan-dahan din tayo kapag alam natin na medyo gawain na napan-jowa 'yan, yung ibinibigay mong effort para doon sa isang kaibigan mo, eh medyo magpigil-pigil din tayo. Dati sinasabi ko, hindi, I'm naturally sweet sa kahit sino kaibigan ko. Mabeso ako, mayakap ako, lalo na kapag matagal na kaming magkakilala, di ba, maakbay akong klase ng tao. But wag mo ko ma-misinterpret. Ganyan ako doon sa iba kong mga friends. Pero hindi naman sobrang dami ano, na misinterpret pala yun. Diba na, uy, ano ba talaga? Ba't ka ba ganyan sa akin? Because we're close. Because we're friends. We may not be the best of friends, pero tayo yung close. Yung ganyan, ano? O kaya, sabi ko, teka, mahirap din pala yung namimisinterpret ka. Iniiwasan ka. O kaya, minsan mapepuwersa ka na ikaw na yung umiwas kasi parang, diba, pagka magkikita-kita yung grupo, parang, uy, ano nangyari? Hindi na muna ako atin, nandun pala siya. Yan, magiging cost pa yun eh. Diba, ng mga iwas, hindi na ako kasi, naku, yan na naman, mag-expect na naman yan na ganun. Tatanungin na naman ako ng ganito, tropa nga lang. Diba, pero sa mga kababaihan din naman,
Yan yung mga para sa mga lalaki. At dun sa mga natural na sweet, at hindi lang naman ano, no? Hindi lang naman mga lalaki ang ganyan. Meron din mga babae. Oh, na very, anong tawag mo rito? Yung para bang, hindi naman politiko eh, no? Ayan yung parang very charming. Diba sa mga kaibigan, mapati, mayakap din. Diba may counterpart na ganyang character sa babae na nami-misinterpret din. Diba na akala ko like niya ako. Ayan, pero you try to observe also kung paano ba siya sa ibang mga kaibigan ninyo. Diba kung ganun din naman siya, well, she or he is really naturally like that. Diba ganun siya by nature. Diba na sweet, caring, and very accommodating. Yun, yung ganung tipo na parang itong ang kaibigan ni Hannah, 'di ba, na inakala niya na naku, teka lang. Oo, parang hindi pala tapos may pa tanong-tanong ka pa kung ano to, 'di ba? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Humopya ka, hindi kasalanan ng lalaki 'yan. 'Di ba? Ikaw ang napatanong. Ayan, sabi ni Angela Mercado, hopya si girl. Dapat kasi best ang tawag, hindi be. Actually, oh, isa pa yan. Oh, kaya, kasi ang dami-dami na masyado mga nagtatawagan na ngayon ng be. Ano? E minsan nga, natatawa na ako dun sa iba na parang, oh, be, ganyan. Tapos ang laki-laki ng katawo, malaki pa kaya popoy. Be, paano naman? Paabot. Paabot ng toothpick. Ganyan. Thank you, be. Ayan, pero lalaki yun. Sabi ko, lahat na lang ng babae, tinawag na be. Diba? Lahat na lang din ng lalaking kaibigan niya, be ang tawag. Nami-misinterpret yung mga ganyan. Kung best, best. Diba? O kanya, best friend. Diba? Ewan ko na lang. At least yun, parang may, kahit pa paano, may demarcation line na best friend. Ang ibig sabihin natin nito, malinaw yan. Ngayon na best. Ganyan. O, at least, meron ng magre-remind doon sa kausap mo na, ay hindi, tawagan namin best kasi nga best of friends kami. Ayan, pero pagka be, parang teka bitin. O, para may loophole. O, may butas yun. O, kaya chances are, mapapatanong talaga yung tao na, may ibig sabihin ng be niya? Best friend ba? Or be my bebe? Ganyan. Diba nga? O kaya babe. Ayan, Gina Baltasar, sabi niya, may nakatadhana para sa'yo, Hannah. Kaso nga, wala pa. Diba? Kung kailan mo makikilala, hindi natin alam yan. Hindi natin sure yan. Ayan, si, sabato. Ayan, si, Hearns Hirami, sabi niya, nilandi, pero hindi Genoa. Naku. nilandi pero hindi Genoa. Yun ang mahirap eh. Diba? Kumbaga sa paninda na na-appreciate ka. Sabi, ay, ang ganda. Parang prutas. Hinimas-himas. Pinindot-pindot. Diba? Parang yummy ito. O, kaso wala pa akong dalang pera. Sandali, papalikan ko. Pagkabalik, nakabili na pala sa kabilang tindahan. Mas mura kasi. Mas madaling kausap yung tindera doon, hindi katulad sa iyo. 'Di ba? Hana, nakikipagparamdaman ka. 'Yan. Sabi ni Paula Kate Orsabia, tinawag ka lang na be, pero hindi ka be nalikan. 'Yun lang. Hopya be. Oh, nasaan pa? Kwento na rin kayo, mag-share na kayo, okay lang naman. Pabati naman yung girlfriend ko na birthday ngayon. Oh, sabi niya, JM Esguera. Yeah, masabi lang ha, masabi lang na may girlfriend ha ni JM. Sana, 'di ba, total special na araw ng girlfriend mo to. 'Di ba? Sana nilagay mo yung pangalan ng girlfriend mo. Oo, 'di ba? Parang masabi lang na may jowa eh. Nag-uusap dito, kami nagkakarinigan, no? Mga no boyfriend since birth, yung iba nandito, mga no girlfriend since birth, tapos magpapabati ka ng jowa mo, tapos di mo pinangalanan. Teka, parang nagdududa kami. Tapos birthday niya ngayon, di man, bayan, babaguhin niyo yung mga ganyang style, ha? JM, ha? Esguera, ha? De, biro lang, pare. Happy birthday sa girlfriend mo. Nakalimutan mo naman ilagay yung pangalan, ano ka ba? Ayan, nasaan pa? Ayan, sina... Cecilia Bulawan, maraming salamat sa inyo, ha?
hindi pa oras, ate, kusang darating yan. Sabi ni Mai Colas, thank you, thank you. Jennifer Enzo, thank you so much. Ayan, si Annabelle, yon sabi niya, parang si Julia Roberts sa my best friend's wedding, Ashumera. Panoorin mo yun para magets mo. Ewan ko sa'yo. Ayan. You're so cute talaga, Popoy, sabi ni Annabelle. Ay, naku, eh, pasensya na ho kayo. O, kunapit-kitan ho kayo. Ayan, ayan o. Oh. Ayan, may na... Mamaya na. Mamaya. Mamaya. Ano ba? Ito. Nye. Kaya naman mga kapamilya, ha? Well, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Hana, no? Well, sa susunod, naiintindihan naman natin na ikaw ay no boyfriend since birth. Diba? At sabihin na natin nag-assume ka, or sabihin na nga natin medyo na-misinterpret mo, natural lang yan. Okay lang yan. O kahit nga yung mga matatagal na at ang dami ng mga naging jowa kapag ka merong mga naging extra sweet sa kanila mga tao, no? Gusto natin because gusto natin magkaroon ng special kind of something sa kanila, di ba, ng relationship. Because gusto natin sila. Makikita at makikita natin yung mga magaganda nilang ginagawa because we like them. Oh, ganun yun eh. Yun, makikita mo yung magagandang side nila. Not because you are... no boyfriend since birth ka. Not because no girlfriend since birth ka. It is because we really like someone. Diba? At yun na. Oh, parang nag-uumpisa na, gising na. Ayan, at parang ready ka na makipagrelasyon. That may be the signal. Diba? Na ready ka na makipagrelasyon kasi parang ready ka na rin na masaktan. Do not overthink about it. Ano? Dun sa nangyari sa inyo ni Enzo. And mag-post, parang lesson learned. Okay, lesson learned para sa iyo, Hana, at sa mga katulad ni Hana, na huwag natin ina-overanalyze. Diba? Huwag natin binibigyan ng ibang pakahulugan yung mga nakikita natin until sabihin sa atin kung ano ba talaga ang ibig sabihin noon. Diba? Na huwag tayong nag-assume na, ay, dahil sinasamahan niya ako, pinupuntahan niya ako ng ganito, dahil ganito, ganito, ganyan, ganyan. Alam mo yung ino-overanalyze mo and you're creating a story beyond the real story in your mind. Eh, nag-expect tayo. Diba? Nag-expect ka, Hana, eh. Kaya ka nasaktan. Diba? Kaya ka nagalit. Kaya, and so, because ikaw ang nag-create sa sarili mo ng relationship mo with Enzo. Ayan, pero si Enzo, it would be very unfair to the guy, 'di ba, na magagalit ka sa kanya dahil ano yung mga pinakita mo sa akin dati? Eh unfair 'yun, lalo na nga kung natural siyang ganun. Pero ikaw, hindi ka naman din magiging unfair sa sarili mo kung i-take mo 'yon as it is. 'Di ba? Na lesson learned. Okay, next time hindi naman ibig sabihin na ano, kailangan mas maging maingat ako sa pagbasa ng mga ano, no, ng mga ikinikilos ng tao. Though action speaks louder than words, sabi nga. Ay hindi naman laging lalagyan natin ng mali siya. Hindi naman lagi natin lalagyan ng ano tawag mo rito ng ibang ibig sabihin. Oo, inabutan ka lang ng tubig, inalok ka ng tubig o may inom na sago, inalok ka ng ang luma nung ano ko, no? Ang luma nung mga example ko, sago, gulaman, ganyan. Milk tea, milk tea. Yan. Nilibre ka ng milk tea para sa kahit niya ako. My gosh. Eh girl, diba? Nilibre ka niya, nilibre niya rin yung iba mong mga kaibigan. Baka hindi mo yun nakita. Diba? Kaya you just have to remind yourself from time to time na sa akin niya lang ba ginagawa ito exclusively or ginagawa niya talaga to kahit sa iba mga kaibigan namin. Diba? Pinagbuksan ka ng pinto. Ay, ang sweet niya. Natural guardia siya. Diba? Natural guardia siya nung papasukan mong establishmento. Natural bubuksan yung pinto. Welcome, ma'am. Welcome. Ang dami pumapasok ng babae, lalaki. Kung lahat yun nag-isip, nag-isip na special sila, natural. Diba? Ang daming jowa ni Manong Security Guard. Kung lahat yun iisipin. Kaya ikaw, diba? Nasa sayo yan.
kung paano mo babasahin ang mga ikinikilos ng mga tao sa paligid mo. Kapag ka-special sila, more or less, talagang special yung mga katangian nila, characteristics nila na makikita mo na ang bait niya, ang sweet niya, ang caring niya, napaka-thoughtful niya, kung ano pa man, napaka-kind, kaya napaka-maaasahan niya, dependable, lahat ng mga positive ano characteristics makikita mo yan sa isang tao na gusto mo at hindi mo makikita na ganun pala talaga siya kahit sa ibang tao. Do not overanalyze ang mga ikinikilos ng mga tao na special sa iyo dahil mahirap nga naman na ikaw ay nasasaktan sa bandang huli dahil na misinterpret mo, 'di ba, ang magagandang ginawa sa iyo. Just take it as it is. O kung ano lang yung kung ano lang, edi yun lang yun, 'di ba? Huwag mong bigyan ng ibang pakahulugan. O nakakainis kasi yun para din doon sa mga tao. At huwag ka magagalit lalo na kung wala naman kayo na pag-usapan na exclusive na kayo na talaga para sa isa't isa, 'di ba? Ayan, okay. Nako. Mag-TikTok ka na lang muna, Ate Hana. Makakita ka rin ng tao na para talaga sa iyo. Just wait for the right time. Sabi niya, Kate Biaiko. Ayan, thank you nga. Bakit daw nasasaktan tayo kapag ka tayo ay nagmamahal? Sabi ni Natalia Caranto. Ayan, kasi kapag ka, ako sa tingin ko ha, kaya tayo nasasaktan kapag ka tayo ay nagmamahal is because kailangan nating ingatan yung pagmamahal. Kailangan nating ingatan yung pag-ibig. O, kasi kung hindi tayo masasaktan at hindi tayo makakarinig ng mga storya na tayo ay nasasaktan kapag ka nagmamahal, diba, ay hindi natin pag-iingatan yung pag-ibig. Diba, hindi natin, kung kani-kanino lang natin ibibigay yung pagmamahal na yan. Diba? At minsan, tayo pa mismo hindi natin ma-appreciate ang pagmamahal. Love is something really, really very special and powerful. That's why we have to take care of it. Diba? At kung napakadali lang na masaktan at hindi na biglang maramdaman na hindi ka na nasaktan, eh wala na mag-iingat sa pag-ibig. Diba? Kanya-kanya lang tayo. Wala nang pag-ibig. You have to take care of it. It's so fragile. Babasagin ang pag-ibig. Kaya ingatan, ingatan po yan. Ang poll result natin ngayon sa ating katanungan na no girlfriend since birth ka ba o no boyfriend since birth. Tingnan natin kung sino talaga mas honest. Ang mga lalaki ba o ang mga kababaihan? 70% ang nagsasabing no boyfriend since birth sila. Ayan. Pero, okay? Mas marami ha ang nagsasabi na no boyfriend since birth. Pero huwag niyo pong iisipin. Ha, huwag niyo pong iisipin na puro babae ang sumagot niyan. O dahil ho, more than 50% pala nitong sumagot dito sa poll natin, poll question of the day, ha, more 61.3%. O 61.3% ng 70% mga lalaki ang sumagot. Oho, no boyfriend since birth daw sila. Oh, tapos yung 30% naman na ang nagsabi na no girlfriend since birth sila, eh yan ho yung mga hindi na sinota, inasawa na agad. Oh, na mga kalalakihan. Na parang katulad ko. Nung niyaya na parang, ay gusto mo ba ako? Pakasalan mo na. Kasal agad. Walang girlfriend. Kasal, asawa agad. Ganun katindi. Oho, kaya ho, mga girls, huwag naman lalaki ulo nyo, ha? Huwag naman kayo magtatampo. Oh, pero mga lalaki ho, ang maraming sumagot dito. Oo, na so gusto pala nung ibang mga lalaki na magka-boyfriend din. Talaga? Oh, sige. Yan, hanap-hanap na nung jojowain. Oh, sa mga kaibigan nating LGBTQIA++ community. O dito, tamang jujuwain dito sa Dear MOR. De, biro lang. Ayan, 70% nga nagsasabing no boyfriend since birth sila at 30% nagsasabing no girlfriend since birth. Ayan, at sige, pagpalagay na lang natin na mas malakas pa rin talaga loob ng mga kababaihan kaysa sa atin. O, tayong mga lalaki, ayaw natin nasasabi kasi no girlfriend since birth. Medyo, eh, kachowa na ako dati. Ano lang, di lang kami nagkita. Ayan, ganyan lang mga dahilan. O kaya, ano, hindi kami nagtuloy. Natural. So, tanong kaibigan mo yung nililigawan mo eh.
Ganyan. Nanunulot ka eh. First girlfriend pa. Mga ganyang kwento. Ayan. Pero nako, maraming maraming salamat po sa pagsama na naman sa inyong lingkod, mga kapamilya. At bukas ulit, magkarinigan tayo at magkita-kita sa ating live streaming para sa Dear MOR. Thank you so much. Ang inyong mga kwento, hinihintay na po namin dito. Ipadala nyo na po yan sa MOR Philippines, Manila. And of course, please follow me sa Instagram at MOR1019Popoy. Okay? At MOR1019Popoy sa Instagram. Ako po ang inyong nakasama. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. Keep safe, everyone.